May nakikita namin si Casey na parang namumuhay ka na independently. Opo. No choice. Yung buong buhay namin show. It's just more of yung private life versus public life. Hanggang saan? Anong mabalitaan mo magko-concert ang mami at daddy mo? Anong initial reaction mo? Ay, naku, Dino! Nagkulong talaga ako sa kwarto ko. Hindi ako nagpakita. Hindi ako matawagan ng kahit sino. Sabi, are you excited? Dito, mo ko tatanungin ngayon. Sorry na. Ready? Parang feeling ko tuloy ako. No. Kasi natanong. Because hindi mo matanggap na magsasama sila in one show. Iya, talagang naghalo talaga yung feeling. Hindi niyo ako mag-gets kasi hindi naman kayo yung anak. Isang malaking karangalan po ang makasama. Ang isang Casey Concepcion. Hi, Case! Hi, Tito! Oo. Kinakabahan ka? Medyo nanonood po ako ng vlog ninyo. Oo, kasi bihira kang makita rito sa Pinas, no? Dahil lagi kang ano eh, parang ginagawa mo lang kuba o divisore. Grabe! Hindi naman! Hindi naman po. May work naman po ako doon. Oo. Yeah, meron naman pong saysay ang aking pagta-travel. Oo. So talagang syempre nakikita namin si Casey na parang namumuhay ka na independently. Opo. Anong age ka nagsimula ng gano'n? Or nakaisip ka na? Hindi naman po naisip. Siguro pinadala po ako ng parents ko for college kasi po sabi nga ng mama ko nung time na yon, ikaw yung unang mag-graduate ng college sa atin. Kasi 12 years old pa lang po siya, nag-work na siya noon. So, syempre yung pressure, parang kailangan kong mag-graduate. Oh. And yun din po yung time na pinara niya ako sa ibang bansa because wala po akong chance dito maglakad-lakad sa kalye, makihalubilo sa mga tao. So, sabi ko, grabe, kailangan ko mag-learn maging independent sa Paris pa. Napaka-social mo talaga. And hindi ko iniisip masyado yung Paris, yung yayamaning bansa. I saw it as freedom. Pero freedom na kabudget lahat. Kontrolado yung pera ko. Hindi sila nagbibigay ng maraming pera. Good lang for rent, for food, grocery. Talagang inupo ako ng parents ko for 2 hours. Tinuruan nila akong about budgeting. And then, doon po ako natutong maging independent na wala kang kasambahay, wala kang kasama sa bahay. Uh-oh. And 18 ako nung nag-start ako to live on my own. Uh-oh. Yung nag-adulting ako to the max. 18 onwards. Oh, parang hinatak mo yung edad mo para lang maging independent na. No choice. Kaya nga, so nung wala kukommute kayo. Ako. Ang tawag sa akin, batang kalye ng Paris. Oo. Talagang meron akong trabaho, 3 jobs, naging secretary ako dito. Parang nag-training pa ako ng concierge sa isang maliit na hotel. And then nagtuturo pa ako ng English sa mga in-check sa Chinatown. So ang way ko to teach them is French. Pero English yung tinuturo. Hindi kami makaintindihan. For how long mo, ano yun, tinrabaho? 5 years ako dun eh. So siguro sa 4 years or 3 years kung nandun. Habang meron akong nakapirma ako dito with commercials and sa mga ginagawa ko nung time na yun dito, merong nag-sign sa akin, may mga work din ako dun na yung pang normal na tao ba? Na parang secretary, And you like it? Yung ganong paraan? Kumpara dito na sikat ang parents mo? Nung time na yun, Tito, yes, kasi gusto kong matuto kung ano yung buhay. Ayokong lumaki na sasabihin lang, ganito yung magulang, kaya walang alam yan. Ako, laking kali ako. Magaling ako sa negosyo. May mga ganun eh. Oh. Talagang pinag-ayabang nila yung kinalakayan nila na. Mm-mm. Sabi ko, siguro may way din na pwede ka rin gumaling sa negosyo or sa buhay na medyo iba rin yung background. So, hindi yung mami mo kasi like may kwento sa akin siya na parang yung anak nila ni Gabby, ikaw, nung araw na sila'y maingi talaga, masikat, ganyan. So, parang hindi mo na alam kung saan mo ilalagay sarili mo dahil nga parang hindi ka mag-artista, parang damay ka na rin sa kanila. Sabi ko nga po, yung ibang artista po, pinili po nila yon. Like, they chose to be known. Yung nag-audition, gagalingan ko para makilala ko, gagalingan ko para dumami yung project ko, tapos magiging sikat na akong artista, gano'n. May choice sila. Ready sila kung ano yung tatahakin nila na mundo, di ba, Tito? Kumbaga parang, once na sumabak ka, dapat ready kang sumabak. Eh, Tito, ako, parang sumabak na ako with
without knowing. Kasi nga, yung buong buhay namin show, pinanganak pa lang ako dito, star na ako ng reality show ng buhay ko. So, alam mo yun, parang hindi ko mahiwalay yung dati, yung personal kong buhay sa buhay publiko. For me, nag-iisa lang yun before. So, importante rin po palang maintindihan na may mundo pala na privado. Pwede pala yun. Kasi siyempre, all along yung mga tao na iinggit sa'yo. Because anak to ng mga sikat na artista. Pero hindi nila alam. Si Casey may struggle din na nawawala yung identity mo. Ganun. Siguro growing up, hindi naman ako nawala ng identity ever dito. It's just more of yung private life versus public life. Hanggang saan? Hanggang saan ba kailangan ibukas yung buhay ko? Kasi parang sanay na rin ako na part ng buhay namin yung publiko. And then hindi rin ako kumpleto pag wala sila. So, meron akong balancing act na meron na akong limit and boundary ngayon kung hanggang saan yung i-keep ko for myself and kung hanggang saan yung ibibigay ko sa public at any given time. Kaya nagustuhan mo na rin yung manirahan sa ibang bansa para lang mawala ka sa mata ng mga naririto na ang tingin sa'yo ay anak ito ng sikat ng mga artist. Parang ang tingin po kasi namin minsan sa lahat, best friend namin lahat. So, may mga moment na may mga na-share siguro sa public na pang best friend na hindi namin minsan nare-realize na, teka lang, medyo sa public life na yon. So, yeah, may part din dito na gano'n na mas tahimik in a way. Pero like kanina ko pa sinasabi, grabe, parang hinahatak ako pabalik nung pagiging artista, pagiging part nitong mundo na to na sa public, di ba? Na kahit anong pag-try ko na maging quiet yung buhay ko, parang lagit-laging merong humahatak sa akin pabalik dito. So, I enjoy it naman. So, dito sa Asian Persuasion, yeah, na si Casey ay naikwento na rin sa akin yung pelikulang ito na maghihiwalay na kayo, tapos nireto ka sa friend ba, sa barkada, tapos yung mga ganon. May mga nagka-in love, may mga twist and turn sa buhay ng dalawang mag-asawang naghiwalay. Hindi pala laging same ang kalalabasan ng isang sitwasyon. Kahit pagdaanan ng lahat, iba-iba yung magiging outcome ng lahat kasi magkakaiba yung tadhana nating lahat. So dito, Casey, meron ka bang pinaghugutang kwento? Parang somehow, naka-immerse ka pero hindi sa'yo. Both parents mo. Yes, tito. Oh. So, siguro, lumaki rin ako na naobserbahan ko kasi yung family ko na hindi rin first marriage yung mom ko, hindi rin first marriage yung papa ko sa mga naging partner na nila now. So, iba pala yung feeling pag nilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na yun dito. Mm-hmm. Hindi pa ako kinakasal, hindi pa ako sana, I don't have to go through a divorce, diba? Pero marami nang nakaka-experience nung ganun. Pero hindi pala lahat ng divorce or lahat ng paghihiwalay is bumabagsak sa isang result lang. Kumbaga, lalabas ka na iba-iba rin ng journey ng lahat. Somehow, nagamit mo yung naobserbahan mo sa parents mo dito sa movie. Opo. Tsaka madali po kasing ka-work talaga yung mga boys sa cast, tsaka yung batang naka-work ko. Takot-takot nga ako nung upos. Mga Hollywood, ano tong mga to? Oo. My gosh, sabi ko, ako homegrown Philippine artist ako. So, kaya ko ba? Parang, iba na to, Amerika na to. Buti hindi mo nakalimutan ang pag-arte. Yung husay mo. Kasi nakasama tayo. Kasama ko sa huwag ka lang mawawala. Yes. Oo, napakahusay na kontrabida ni Casey. Maiirita ka talaga sa kanila. Grabe! Grabe. Oh, anyway, mula nung huwag ka lang mawawala ng 2013, nasundan naman siya. Yes, dito. Meron pa akong mga naging project dito sa Philippines nung time na yon. Pero I think ito talaga yung first na hindi ko talaga inaakala. Hindi ako ready bumalik sa pelikula. Usually kasi, kapag may project na ako, talagang magpapapayat ako ng sobra. As in, ang galing kong magpapayat talaga pag project. Pero ito, parang hulog ng langit. Sabi ko talaga, my God, next week na ako lilipad ng New York. Nasa LA ako nag-aaral. Ang pinunta ko doon, yung studies. Kasi nga, wala pa ditong yung mga lock-in taping. Wala pang nagtitaping ulit nung time na yun dito. So sabi ko, nako naman, kung everyday nanonood lang ako ng streaming, my gosh, wala na akong matututunan. Parang ilang pwedeng tumagal ng taon tong nakahilata ka lang ng ganyan nanonood. So sabi ko, mag-aaral na nga ako. Eh, tamang-tama na may chance pumunta ng
LA, may ninang ako doon and all. LA na nga ako, habang wala pang project sa Pilipinas, mag-LA muna ako. Yung na-expect ko, parang, okay, balik estudyante, ganun. Ganun yung drama. Nag-vlog pa nga ako eh. Hi guys, I'm back in LA. I'm a student. Ganun. Tapos, biglang, nakuha ko tong role sa New York, na dream place ko to live. I love New York kasi, tito. May mga taong ayaw ang New York, di ba? Ako, gustong-gusto ko. So, sinabi pa lang New York, hindi ko nga tinanong kung ano yung role. Yeah, okay, I'm gonna do it. Wala pang talent fee. Wala pa. Na-excite ka na agad. Excite ako na may project. So sabi ko, oh, na-miss ko na Marte. Sige, hindi ako ready, pero sige, basta sisipagan ko. Then, napunta ako sa New York. Tapos ilang buwan din ako nag-stay doon. Ayun na, biglang pagising ko, nakatapos na ako ng isang pelikula. Wow, comeback ko na pala to. Hindi ako ready. Pero, so paano mo pinaghandaan yan? Kasi kung biglaan. Lalo siguro, na pag, hindi, pag babae kasi, pinaghandaan nila yan. Like, sandali, bigyan niyo ako ng 1 month. Para maganda tayo sa screen. Yun pala ang style sa Amerika, tito. Ano? Tatawagan ka ng Monday, Thursday, nasa aeroplano ka na, nagsushoot ka na ng Thursday evening. You have to be ready daw. Anytime ready. Eh, syempre, hindi naman pag-aartista yung pinunta ko doon. So, syempre, hindi ko naman siniserious yung always ready, ganon. Kasi student lang naman yung aura-aura ko dun, student. So, ibang case conception ng mapapano dito sa Asian Persuasion. Yes, bumalik na naman yung English ko na pinalimot na ng EBS nung winner-trap ako ng 3 months. So, for my Tagalog, kasi papag-host ako before, tinitraining nila ako to be a host. In fact, my last TV appearance, network appearance, was Binibining Pilipinas nung year after nanalo si P Awards back. So, yung hosting ko, hinasa nila ako Tagalog. Pinababayad ako ng 20 pesos with every English word sa set. Tagalog, please! Nagpa-flash lang. So, nasanay ako Tagalog. Pagdating ng script, balik English ako. Bumaliktad yung mundo ko. Nakalimutan ko na umarte sa English. Tapos ngayon, aaralin ko ulit kung paano umarte in English. Itong Asian Persuasion, kailan ang showing nito? Umiikot na kasi siya sa mga film festivals sa Amerika. So, meron akong mga schedule sa New York and sa States para sa mga Phil-Am naman at saka sa mga Asian Americans, American audience and Filipinos worldwide. Dito sa Philippines, I think November. So, indie siya. Don't get me wrong, indie siya. Rom-com siya. It's about love of indie. Ito ba? Siyempre, invite mo yung mga parents mo to watch this pagdating dito or sabay-sabay kayo. Hindi naman po mangyayari ito kung hindi din ako inu-joke ng mami ko na sagutin yung telepono. Ay, talaga? Yan ang umpisa na bago ito dumating sa'yo itong alok na to. Dini-DM po pala ako ng producer. Eh, di po ako magaling sumagot sa mga DM tsaka sa text. Tapos? So, gusto na pala nila akong makausap para po basahin yung script and everything. Tapos biglang nakakuha na lang ako ng text sa mami ko na, sagutin mo yung telepono! Tumatawag yung producer nung, may project ka! Kung galingan mo para magka-project ka dyan! Sagutin mo na dali! So, nung sinagot mo, yun na yun? Yes, pinabasa po yung script. Tapos nakita po nila yung parang actor's reel ko. And then, nilipad po ako, minitin po ako. And then, pina-arty po nila ako ng And then, ayun na po. Hanggang sa pumirma na po ako. So, tuloy-tuloy na to, Casey. Kasi sobra kang grateful sa ABS-CBN, Dahil sa kanila nagsimula ang iyong acting career. So, meron na bang gagawin si Casey sa ABS-CBN? Fingers crossed, meron po. Fingers crossed. Kung hindi man po ABS, alam naman po natin ngayon na marami na pong nagko-collab. So, I'm open kung ito nga po, sa Amerika pa nga to, what more dito sa atin. Siyempre, dito po ako Dito po ako homegrown. I will always come back to home. Itong pagbabalik ni Casey sa Pinas, paano mo siya, katulad niyan, nakita ko kay ni Gabby Concepcion, Cute na cute ako dun sa banter ninyo. Dun sa vlog ni Gabby. Yes, habang nagmumukbang. Talagang doon mo malalaman yung closeness yung ni Gabby, no? Grabe mong na-miss yung dad mo. Yes. Tapos, paano yun, Casey? Ikaw pinakapanganay sa lahat. Paano mo hinahati yung katawan mo para doon sa dalawang kampo?
feel na feel ko yung pagiging ate. Oo. Kasi wala akong ate. So, ang dami kong natutunan on my own, nagbabasa ako ng libro dito. Nerd ako, book nerd ako. Para matutunan yung mga bagay-bagay. Ngayon, yung mga vlogs na, TikTok, di ba? Marami kang matutunan kasi sa mga ganyan. Pero I wish meron din akong ate nung lumalaki ako to teach me things na, you know, girl talk. Ate, yung meron kang ano, katuwang ate. Kasi puro babae yung kapatid mo, no? I know. Yes. How do you often see yung mga anak niyo manigabi? Madalas kaming magkita ng conception side. Siguro kasi pareho kami ng adventure, na gusto. Matagal kaming nawalay sa isa't isa. So, parang gusto namin mag-catch up sa time na nawala. Parang drive kami ni Papa dun sa idea na, ang tagal nating, parang ang daming time na nawala. Habang bata pa siya, tapos ano, may energy pa kami. Halika na, gawin na natin lahat. Ganun eh. Eh, si Papa naman, relax lang naman yun. Talagang ano, cool na cool. Papagama lang nga siyang boyfriend ko sa Amerika tito. Pag nagpe-FaceTime sa akin si Papa, oh, sabi ng hairstyler, is that your boyfriend? He's hot. How do you know? That's my father. Hello, look at my panga. Oh, same, right? At napapansin ko rin, Casey, every time you visit your mom, umiiyak siya. Parang, mababaw diba, yung parang, luha ni mama. Oo, mababaw ang luha ng mami mo eh. So, ano yan? Dahil bihira kanyang makita. Hindi naman po. Nasa Manila lang din kami pareho. I think si Mama kasi was working since 12 years old siya. So kahit na sa kanya ako lumaki, syempre nafe-feel ko rin minsan na may times na para din siyang OFW. Malaki ako. Kasi yung taping time, diba tito, parang same ng flight attendant or early morning ka uuwi, ang call time mo, ganito. Parang wala kang... Tapos tulog ka na. Yes, pagtulog ko, dun pa lang siya dadating or aalis siya before ako gumising. Ganun kasi sobrang grabe naman talaga si Mama. Naging megastar siya kasi hardworking din talaga. So may time talaga na parang OFW yung nasa na si Mama. Pero she was working for me. Siguro meron ding ganon feeling na kita niya sa akin, meron na namang nagbago, meron na namang pag-grow up. Pero kayo ngayon ni Sharon, anong status? Kasi yung iba parang pag every time Sharon cries, pag binibisita mo siya, parang sobrang sigurong na-miss ni Sharon si Casey. Yeah. I think mas expressive lang si Mama. Talagang ako kasi mas conservative ako in a way. Kapag meron akong nararamdaman, minsan hindi ko siya ma-express kaagad. Pag nakikita ko nang umiiyak siya, ang training ko kasi tito nung lumalaki ako, kaming dalawa lang magkasama. Kunyari, na-heartbroken siya. Meron siyang relationship, hindi natuloy. Iiyak yan sa bahay. Tapos bata lang pa lang ako nun, sasabihin ng lola ko, you be strong for your mama, ha? She's sad. You make her happy. So, lumaki ako, ganun yung training ko. Pag nakikita ko nanay ko umiiyak, di ako pwede umiyak. Kailangan ako yung strong. Parang ganun. So, meron din akong love sa mommy ko na parang hindi ko laging na-express siguro. Pero pareho kami ni Mama na sobra kami magmahalan. Pero aminado rin naman kami na magkapareho kami in so many ways. And just like she said, may times na magkaiba rin kami. Pero okay kami. We love each other very much. Sabi nga sa akin ni Sharon, gusto ko parang sana magkaapo na Casey. I know. Si Churro tsaka si Chica, yung mga aso ko. Yun na lang muna ba? Oo. Kaya nga, hindi. Yun ang ano niya. Pangarap niya magkaroon ng kung ako sa'yo. Kung paano niya tito lambingin yung mga Pomeranian ko. Nako, sabi ko, alam ko na. Isuspoil mo talaga yung mga, yung aso pa lang yun, na Pomeranian pa lang yun. Ah, talagang ibe-baby niya. Oo. Kaya nakikita ko rin na, sana. Anong kinaiinggitan ni Casey sa ibang bata? Yung parang meron. Sana ganun din ako nung bata. Meron. Kasi marami kang hindi na-achieve nung bata because lumaki ka nga sa... Kahit hindi ka artista, artista ka din. Opo. Tito, sa tingin ko kasi hindi ako maingiting tao. Parang hindi ako perfect. Nobody's perfect. And I grew up with a family na naghiwalay. And very public yung buhay namin. So... marami talaga akong parang kailangan tahakin or pagdaanan. Parang hindi siya simple kapag may something kasi involved yung public. Pero tingin ko naman siguro yun din in a way masasabi ko na kasi of course yung mommy ko nandiyan na. So ang bonding namin work. Sasama ako pag concert niya, sasama ako pag taping niya, pag recording niya, sasama ako. I always ask her, let's have lunch. Yung ano lang, simpleng activity na has nothing to do with other people or work. Mag-shopping lang tayo, mag-lunch tayo, magtawagan tayo, hi, hello.
How are you? Okay ka pa ba? Yung mga ganun, tito, simpleng bagay pero kapag ginagawa ni mama, wow, parang special event sa akin. So, yun yung siguro the only thing na nakikita kong iba sa iba, sa ibang babae or sa ibang bata, normal lang yun. Parang hindi naman special, parang normal lang naman yun. For me, kung ano yung normal sa ibang tao, yun ang special sa akin. Baliktad. Baliktad, oo. Oh. Yeah. But nobody's perfect. I was not born perfect. Mom too. Ang importante, nagmamahalan. Yun naman eh. Anong mabalitaan mong magko-concert ang mami at daddy mo? Anong initial reaction mo? Ay, naku, tito! Ay, di ko alam. Una kong narinig. Oh my God, nagkulong ako. Nagkulong talaga ako sa kwarto. Hindi ako nagpakita. Hindi ako matawagan ng kahit sino. Bakit? Hindi ko maintindihan yung na-feel ko noon. Kasi, parang ano? Biglang okay na tayong lahat. All this time, parang hindi tayo nagsasama sa isang place, hindi tayo pwedeng magkasabay sa isang event. Kasi syempre, sensitive topic siguro. Kasi nga sa, ano, sa history nila. So, biglang parang isang ganun lang magko-concert. Eh, diba tito sa stage, oh, isipin mo yung spotlight. Hindi mo nakikita yung audience madilim. Na-imagine ko na sa kaliwa ko, yung tatay ko, sa kanan ko, nanay ko, tapos ako. Anong nangyari? Parang first time yon. Hindi ko alam kung ano yung feeling. Parang may excite ba ako? Maiiyak ba ako? Maaano ba ako? Parang it's a show for other people, but it's real life for me. It's entertainment. Show siya para sa lahat. Pero totoong buhay ko to. So, excited ako. Pero ako yung nag-iisa nilang anak. So, ako lang yung makakaramdam ng mga nararamdaman ko. Hindi niyo ako mag-gets kasi hindi naman kayo yung anak. Ako yung nag-iisang anak. And grabe ha? Because hindi mo matanggap na magsasama sila in one show. Yeah, talagang naghalo talaga yung feelings. Parang, So ngayon, tanggap mo na at excited ka? Of course, excited. So si Casey ba, syempre iniisip na lahat, yung produkto nila, nandun yan, I'm sure. Yes, kaya nagdi-detox na nga ako ngayon. Para pagdating ko sa stage, if ever man na isali nila ako dyan, sobrang memorable siya. Tito, grabe kasi dati, talagang pangarap kong makita yung nanay at tatay ko na not really magkaibigan, pero yung hindi nag-aaway, nakangiti, yung magkasundo, and hopefully yun yung mangyari sa concert. Oh. Grabe no, ilang artista kaya makaka-relate sa akin, tito, na yung parents mo magko-concert, tapos kasama, diba? Ibang-iba talaga ako sa iba eh. Parang, nare-realize ko more and more na hindi siguro ako pangkaraniwang artista. Yung masyadong pinanood ng tao yung buhay namin. And, you know, doing my own dream projects, pursuing my own dreams sa career ko or sa life ko. Yung meron kang naiisip na magiging buhay mo, ganito magiging buhay ko, gusto ko ganito. Yun na lang yung meron ako to make them proud and to feel na, oh, may katuturan naman pala na nagkaroon ng ako. Have you talked to your mom and dad about the concert na dahil nga yung feeling mo eh si Papa. Nakausap ko, pati stepmom ko. Are you excited? Mas excited pa yung tita ko, yung asawa ng papa ko. Sobrang excited niya. Sabi, are you excited? Tito, kung ako tatanungin ngayon. Sorry na. Ready? Par feeling ko tuloy ako. No. Kasi natanong ko. No, I'm ready now. I'm ready now. Nakaharapin ko na ang ano. Unti-unti mo nang natatanggap identity na, okay. Ko. Tito, nung brief nga nila ko, sabi ko, ano ba yung show? Ano ba yung script? Ano ba yung pag-uusapan nyo dyan? Ano bang kwento ng nila namin? Kinuwento nila sa ko, dami kong natutunan tungkol sa sarili ko, sa pinanggalingan ko, sa nangyari sa parents ko. Sabi, pwedeng sa audience na lang ako. Kailangan kong maintindihan yung naging buhay namin. May kwento yung concert. Yeah, parang meron siyang, syempre yung work nila dati. Malay ko ba dun? For me, simple. Nanay ko, tatay ko, mag-iisa lang yan. Pero syempre para sa iba, eto sila. So parang ako, oo nga pala. Naku. Pero it's so much, very different now. Ano talaga, I think may time na kailangan mo talagang gawin yung ikaw. Para makilala mo yung sarili mo, weaknesses mo. And the pandemic taught me that. Naiwan ako mag-isa eh. Kasi magkahiwalay kami ng tirahan ng family ko. So,
makikilala mo talaga yung sarili mo in at your lowest. Kung ano yung hanggang saan lang yung kaya mo. Mm-hmm. Kung oh, strong ako, kaya ko yan. Hindi pala. May kahinaan din pala lahat. Pero you have to know yourself para ma-overcome mo yun. Tapos, kaya mo na yung buhay. Kahit anong mangyari. Bigla kang nagkatrabaho sa ibang bansa, mag-isa kang lilipad dyan, kaya mo yan! Yung may mga nangyayari sa family, kailangan mong tulungan si ganito, tulungan si ganyan, kaya mo. So, hindi mo pa alam kung meron kang number doon. Ito lang ang importante. I think po meron. Meron akong participation dyan. And kahit di pa nila ako tinatanong, nag-iisip na ako ng mga kantang pwede kong kantahin. Wow. Feeling. And I'm excited to be a part of, for me kasi para siyang history. Mm-mm. Pop culture. Mm-mm. History. Oo, history yan. Ano? Yeah. Grabe. It's really nice to... Pero nakakaloka, hindi sila nakikita. Sa promo, sa pictorial, sa rehearsal, yata hindi sila nakikita. Yes. Doon lang yata sila sa MOA na yes. Nakikita. Ako lang ang pilit talagang nakikipagkita sa lahat ng involved sa blended family ko. Uh-oh. Feeling ko pa naging responsibilidad kong maging okay sa lahat and to make sure na may relationship ako sa lahat. Kasi family is very important for me. I love family. Alam mo yun, Tito, talagang yung mga pamilya po na buo, yung hindi nakaranas ng hiwalayan, hindi nakaranas ng nawalay sa isa't isa, baka po mahirapan maintindihan yung mga blended family or yung mga bata na katulad ko na lumaki sa kakaibang situation pagdating sa family. And even families na buo, hindi perfect. Kahit sabihin mong, kompleto naman yung pamilya mo, nandiyan nanay, tatay mo, tutok naman sila, may ate ka pa nga, may kuya ka pa nga. Bakit hindi pa rin perfect? Mm-mm. So, I think yun eh, yung acceptance na tao lang tayong lahat. You know, kaya buo yung pamilya, kaya hindi. Minsan may lumalabas pa nga from a broken family na mas gumanda pa yung buhay because sa experience niya. Mm. And I think, alam nyo, for me, syempre may pamilya na rin yung mother side ko. May pamilya na rin yung father side ko. Minsan mafe-feel mo na mag-isa ka lang sa gitna. And ang important is, gawin mo yung best mo na tratuhin mo ng tama unang-una yung sarili mo na okay, tanggap ko na ito yung pagkukulang sa buhay ko pero meron ako nito. And hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon. May mga time talaga na pwedeng hindi kayo okay. I think at the end of the day, level of maturity din yan eh, on both parts. Na trabuhin mo yung sarili mo para mag-mature ka pa and mas maintindihan mo yung takbo ng mundo and yung pinagdadaanan ng mga tao para ikaw, makokontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao, hindi mo makokontrol. Pero yung sarili mo, you can control yourself. So, kung sakali man na merong mga away or hindi pagkakaintindihan, it's okay. It will be okay. And kung magkamali ka man, you just resolve, you know, you make sure na you're a better person. Don't look back. Tuloy-tuloy lang. And kung sino yung meant sa'yo, babalik sa'yo.